Safety feature daw talaga ng mga ride sa karnabal ang biglang pagtigil ng ride kahit pa nasa alanganing posisyon ito. Ibig umanong sabihin nito, may na-detect na problema. At live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jiggy, alam naman natin ang aksidente. Kung minsan ay napakahirap talaga i-predict kung kailan mangyayari at kung minsan ay napakahirap talaga iwasan. Ano? Ayon sa isang rescue training official na officer na nakausap natin, sa mga ganitong sitwasyon daw, kapag nalagay ka na sa alanganin, ang number one rule, huwag magpanik. Kakaibang kabog sa dibdib at lundag ng pulso ang hatid ng extreme rides sa mga perya, karnabal o theme parks man. Sa bilis, tila lumilikha ng ilusyon ng danger o panganib sa puso't isip ng mga sakay nito. Pero ang peligro kung minsan nagkakatotoo. Nakausap ng GMA News ang operations manager ng isang theme park sa Quezon City. Sa kanila raw industriya, ang paulit-ulit na inspeksyon ang isa raw alituntunin na hindi pwedeng suwayin. Lalo na pag ganitong season, talagang religiously, morning time, tapos during operations, every 2 hours, may routine check-up din to make sure na okay pa lahat, lalo na yung mga moving parts. Yung takbo ng makina, may stress din yan eh. May stress level. Pag alam din namin na medyo kailangan ipahinga, nag-advise kami, 30 minutes muna magpapahinga yung makina. Pero ang isang aksidente nangyayari nang hindi inaasahan. Ayon sa isang disaster training officer na nakausap ng GMA News, sa anumang uri ng responde, dapat isaalang-alang hindi lang ang kaligtasan ng nire-rescue, kundi pati na ng responding team. Sa sitwasyong katulad na nangyari sa isang karnabal sa Subic, mahalaga raw na nakasecure ang nag-malfunction na sasakyan. Kailangan naka-off siya, hindi siya umaandar, gumagana. Kasi bakit mamaya biglang gumana yung nag-function ulit, so paano ang mangyayari doon sa mga magre-rescue, baka maitip sila. Kung sa nakita ko, ano siya, aerial basket, no? Mm-hmm. So, yun po, maganda rin siyang gamitin sa mga ganong situation kasi maitatapat mo mismo doon sa victim. Pag meron siyang nasense na problema within the system ng rides, automatically, ipipreno niya o ititigil niya yun para hindi na yung problema, hindi maging mas grabe. So kung nasa siyang posisyon, basta nag-trigger yung kanyang may nasense siyang problema within the rides, ititigil talaga niya, automatic ang brake niya. Sa ganitong mga sitwasyon, critical daw na mabilisang mabuo ang tiwala sa pagitan ng rescuer at ng nasa bingit ng panganib. Pagka ang isang nire-rescue mo ay nagpapanik or nasa shock, mahirap yung cooperation niyan. Yung galawan yung dalawa, medyo may hirapan ka kasi hindi siya makikooperate dahil iba yung nasa isip niya, hindi siya kalmado. Sir, kinakausap po. Kinakausap siya, tinatanong anong pangalan mo. So parang nililibang mo lang yung tao. Dinadivert mo yung kanyang fear. Sakali namang malagay sa alanganin, gaya ng mga pasahero ng roller coaster na ito sa Subic, hanggat maaari, ipaubaya raw sa mga rumiresponde ang rescue operation at maging listo sa mga ibibigay na instructions. Sumunod lang po tayo and hintayin natin yung mga magre-rescue sa atin. Huwag tayong magsarili na lumundag doon or umakyat or bumaba doon sa ganung situation. Jiggy, nabanggit din ng resource person na nakausap natin na pag ganito mga sitwasyon na may mga rescue operations, pinaka-epektibo raw talaga kapag joint effort. Ano, kumbaga kasama, hindi lang yung LGU rescuers, kasama na rin dyan yung BFP at maging PNP, Jiggy. At Cedric, sa industriyang yan, mga rides, mga theme park, meron na ba talaga tayo na kumbaga standard na sinusunod at lahat ba ng ganyang rides may automatic brakes na tinatawag? Kasi iba mga peryahan, yung talaga mga sa fiesta, nakikita naman natin purong bakal lang yung ginagamit, walang ganyang mga features. Alam mo, Jiggy, kung minsan hindi mo rin talaga maiisip, ano, depende yan dun sa theme park, ano, kung para sabihin natin, minsan pagka yung publiko minsan titingnan dyan yung visual inspection mo pa lang pag nakita mo na medyo may pagka-expensive tingnan. Hindi naman sa nagiging pagpamamata, no? Pero may mga perya talaga na gaya ng magit mo, talagang medyo nakakatakot.
yung parang kakalas na ano. Yung engineer, yung operations manager na nakausap ng GMA News kanina, sinasabi nila ang disenyo daw talaga, ang term na ginamit niya is moderno ng mga roller coaster, no? Ang disenyo daw talaga niyan, kapag may pumalya yan, automatic ka na mag-set in, o no? Kung magkakagat yung preno yan, kahit pa nasa ang bahagi ng loop yan, ano? Kung baga kahit na nakatiwarik. At yung sinasabi sa atin kanina, nung sinabi sa GMA News yung resource person, ay pag mga ganitong sitwasyon daw talaga, kumbaga aasa ka doon sa disenyo nung equipment o nung rides na sinasakyan na Jiggy. Oh, at paano yung inspeksyon sa mga ginagawa dito? Kasi karaniwan, sa pagkakaalam ko, yung mga ina-acquire nito mga may-ari ng theme park na ito, hindi naman brand new yan eh. Kumbaga reconditioned ng mga rides yan galing abroad. So, paano yung inspeksyon na ginagawa talaga sa mga rides na ito? Ang hindi malinaw sa ngayon, Jiggy, sa atin, kung merong independent body na nag-i-investigate o nag-i-inspect doon sa soundness ng mga rides, ano. Pero ang term na ginamit ng resource person, yung operations manager na nakausap ng GMA News, ay yung redundant daw yung kanilang pag-i-inspection. Kumbaga, nagsiself-regulate din sila at nandyan yung pagka napansin. Kumbaga, alam na nila na nakapahinga na ito, na double-check na ito, iti-triple-check pa nila. And then kung kinakailangan is ipahinga yung kanilang mga rides sa Jiggy. Yung Subic, mabuti may ganyang rescue team o talagang mga equipment sa ganyang sitwasyon. Requirement ba sa mga nagpapatakbo ng ganitong theme park na talagang meron na mga gamit o mga naka-standby na mga rescuer? Oh, Jiggy, I suppose ito ay isa sa mga requirement ng LGU, ano, kasi pagka ganito ng mga setup o yung mga ganitong mga theme parks, kinakailangan yan talaga na may permiso na kukunin mula sa LGU. And again, ang nasabi sa atin ng rescuer o yung rescue officer na nakausap natin, pinaka-effective raw na pagka ganito mga sitwasyon, kung sakasakali na mangyayari dyan is may naka-standby, hindi lang yung LGU rescuers, pero dapat may coordination ng BFP, ng PNP, especially since yung mga ganyang mga ahensya, minsan sila yung may mga equipment na makaka-respond agad sa mga ganitong sitwasyon, Jiggy. Maraming salamat, Cedric Castillo.